Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. This is Auntie Banana. Meron po ako sa inyo ipapakita isang recipe na kung tawagin dito ay haisyen. Para siyang lugaw kung or congee na in paela style. Yan po, sa ngayon ako'y nagpapakulog ng tubig. And then, ang akin pong mga ingredients ay ito. Pusit, ito, tulia, at ito, pinaghalo ko ng chicken at saka pork, at saka yung paanang manok. So ito po, ilalagay ko lang yan dito sa pinakulog ko. Para yan po yung magiging tubig natin kasi nga po ang lugaw sumisip-sip siya ng tubig. So magsi-separate po tayo ng isang soup para pag i-serve na natin sa kanila hindi siya na-absorb lahat ng lugaw yung tubig. So ayan po ang ginagawa ko. And then sa kabila po, since ang chicken ay madaling maluto, dito ko po siya ilalagay. So ayan, ilalagay na po natin siya. Kumukulo na yan, kanina pa nga kumukulo eh. Alam niyo po kung anong klaseng nilalagay ko ito. Part daw ito ng pigi. Masarap po ito kasi siya. Yung bang malambot. Basta palambutin niyo lang malambot at saka iba yung pagka niya. Iba yung may konti siyang kasamang oil. Ganyan lang po ako magluto ng congee in paela style. Paela talaga, paela style. Since tayo naman po ay meron na meron na tayong ditong sinaing. So yan, putayin na lang natin siya. Medyo matagal po talaga ito. Magsi-separate po talaga kayo dito ng buto-buto. Pwede pong paghaluin ang pork at saka ang ito. Since ito naman po ay malaking siya. Isasama ko na po siya dito para mas lalong sumarap ang sabaw. Alam niyo po masarap pang samahin ang pork at saka chicken. Yan isang sekreto sa paggawa ng paela nila. Then, ito po ay ilalagay ko natin dito. Mamaya pag medyo malambot-lambot na siya, na-slice ko na po yan eh, mga ganito. Kasi pag naluto na po yan, maliit na yan. Lalagay ko na rin siya dyan. Then, mamaya pag medyo malambot na, tatransfer ko po siya dito. Yan, pag nakikita nyo po medyo tanggalin nyo po yan. Kasi sabi pang dumirin niya ng sabaw. Tanggalin natin yung kulong ay yung nagsiseparate.
meron pa pong isang mas masarap na pwedeng ihalo dito yung ano, yung fish na salmon fish. Since ang salmon fish nga po ngayon ay mahal, hindi makabili, 200, nako, baka ako dalitan. Isang piraso, dati 100 lang yun, yung isang kapiraso na ano, half lang, dati 100 lang po, ngayon 200, nako, sabi ko, hindi na ako bibili. Baka ako nakagalitan, yun lang yung fish na yun, 200 na. Isang sikreto po ang ito para mawala yung kanyang langsa, itong ginayat-gayat kong maliliit na mga squid, ano lang yun po, konting fry lang. Lagyan ko po siya ng ginger para maalis ng konti yung lamsa. Para matanggal lang yung langsa niya kasi ayaw nilang madami yung squid. Mahirap silang ipagluto, marami silang ayaw. Paano sasarap ang isang nino kung titipirin mo sa ano, sa ingredients, di ba po? Ayan, pinatry ko po yung squid para kahit pa paano po mawala yung langsa niya. Tapos ipalagay ko na po yung sa sabay. Ipalagay ko na po siya. At least kahit pa paano mawawala po yung langsa niya. Ang sikreto lang naman po para mawala ang langsa, i-ano nyo po sa ginger. Lagi nyo lang ipa-fry sa ginger. Ginger po kasi nakakawala ng langsa yan. Pagkulang po ang sabaw, tagal nyo lang po, tagal nyo lang. Kasi nga, matagal po ang pagluluto ng paela.
soup natin. Yan, palambutin lang po natin ang palambutin para mas madali na siyang madali siyang yung bang itatransfer na lang natin siya dito. Ang squid ko po ay hindi ko inilagay lahat. Alam niyo po, mas masarap sana kung ilalagay lahat. Kaya lang, ang gusto lang nila is yung ano lang, more on chicken lang. So, dadagdagan ko lang siya ng meat para mas lalong yung iba yung lasa. Mas masarap. Yung iba kasi, lalo sila, pinasasarap mo. Kaya lang, marami ka nga talagang ilalagay. Kaya lang, ayaw nila eh. Paano sasarap kung yun lang ilalagay mo? Ito po ay maya-maya natin ilalagay. Itong tawag niyan. Hamak, ang tawagin nila dito eh. Clams. Maya-maya po natin. Kasi madali ito. Pag kumulo na yung sabaw, ilagay mo lang siya. Bobo ka na yan eh. Basta po, ano lang siya, complete. Kumbaga yung, ano, kulong-kulo yung sabaw. Ilagay mo yan. Ako, napakabilis. Ating kanin, hindi pa luto, kaya yan, medyo matagal talaga. It takes 30 minutes po ang paggawa nito. Minsan isang oras pa nga, pag, lalo yung pagpapakulo. Pagpapakulo natin ito, it takes 1 hour. So, doon po tayo natatagalan talaga. Hindi natin maiaanwagan ng ganun kabilis unless na pasan natin siya. Yan, ang aking kanin, hindi pa rin siya luto. So, tapos na ang ating 13 minutos, kaya ganun lang siya, kabilis. Hindi pa tapos ang ating mga ingredients. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano ako magluto at kung ano yung mga ingredients ko. Salamat po sa panonood sa Ang TV ni Nana. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe. Salamat po sa Diyos.